Gising sa umaga-magang hani at gabi, makikita ko ang post ng kayapti. Paano nga ba to, hindi ako makahindi. Wasto na lang at isipin ang mabuti. Pista Pilipinas. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, pista Pilipinas. Pista, 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 pista. Ang busis mo ay busis to para na. Pista, 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 pista. Laban mo ay laban ko, tara na. Pista, 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 Pilipinas. Oh yeah! Naghahanap ka pa ng blogger na astig. Walang kinikiling at matindi at magkulit. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, pista. Ang boses mo ay boses ko, tara na. Pista, pista. Ang laban mo ay laban ko, tara na. Pista, pista, pista Pilipinas. Sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diritso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, maasar ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Ay, pista Pilipinas. Pista. Gabi, Bisaya, sog Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kailangan. Ayos ko lang konti, ha? Sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Aba, naloko na! Isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat sa Bisdak, Pilipinas! Magandang gabi sa lahat ng mga Iskunyans, Duterte diehard supporters, BBM supporters, in Batag supporters! Nako! Naloko na! Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas mula noon hanggang ngayon. At sana ho, magpakailanman. Maraming salamat po sa mga nagpakulay, Just Mama, Trixie, Merlin, Palermo, Noranyan Tulido, Emilita Pinida, Ilagigan, PG, Charlie Sakpopo, Proserpina Veracruz, Renzi, Jesse Lakwata, Gigi Kojima, Sweety, Ies, Maribig Garciano, Alice 97, Sniper, Naipili Snell, Net Fashion Arke, Robert Pirater, oy, at maraming salamat na ko namang sa buhay ng manong pa-super, pa-jikas at pa-kulay. Super thanks, maraming salamat po Ate Linda, Ram Lights Family, at Ate Cherry Tusaki Kumbawa.
Jong 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 jong. Nemal. Katapusan nyo na ba? Sabi ni Atty. Larga doon, tagumpay. Anyway, maraming salamat po sa mga silent subscriber and silent followers ng Bisdak Pilipinas na hindi ho kumplito ang araw nila pag hindi ho nakapanood ng live ng Bisdak Pilipinas. Isang karangalan ho sa inyo, sa mga silent followers, silent subscribers and listeners ng Bisdak Pilipinas. Maraming salamat ho sa inyo, Ate Muka, nakasubaybay ho ngayon. Ate Linda, Maria Crisanta, Ate Remedy. Hoy Isme, lumabas ka! Napalibutan ka na namin, men. At maraming salamat palagi ho sa mga nag-playback. Ang daming nagre-replay. Thank you so much sa inyo. Nabasa ko po ang inyong mga comment dyan sa comment section. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kasama kayong mga trolls. Nababasa ko kayo. Minsan pag may time ako, binubuisit ko yung mga trolls sa comment section. Congrats sa inyo ha. Sinagot ko kayo. Mabihira naman kayo. Happy Sabat D sa lahat ng mga kapatid nating mga Sabadista. Ito po ang panahon ng kanilang pag-aayuno, Sabado. At advance happy birthday kay Ate Linda. Ayaw lang magpasabi, alam nyo na si Ate Linda. Birthday niya ho bukas, eh wala ho tayong ano eh. Wala ho tayong live, kaya Ate Linda, advance happy birthday to you. At sana ho ibigyan pa ko kayo ng maraming biyaya, malusog na pangangatawan, at mahabang mahaba pa hong buhay. Kaya happy birthday ho sa inyo. Naka! Nimal! Dami na nung mga bad trip, matatambaluslos kayo. Ay, magandang gabi sa inyo. Yasi Tansyong ko, R-Rap, Corazon Osiro, Leticia, Johnson, Norway, Abby Minda Baklay, Maribig Garcia, Daimis Salazar, RP East, Alan Pinga, Rubio Canete, Mario Meres, Jessica Buenavista, Susan Bagani, Lodi Santos. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe ng By Bisdak, nakapin sa inyong comment section, baka ho pwedeng pa-subscribe. Pangalawang YouTube channel ko ho, sunugan ngayon ng channel. Enaka! Magandang gabi, Nora Alejo, Nita Apostol, Danilo Enriquez. 24 oras, hindi natutulog ang balita. Pawang kasinungalingan at katarantaduhan lamang. Pasok, Danilo! Leticia Nandingin, Lan Lame! Dori Santos, Marilis Amanyo, magandang gabi sa inyo, Tisho Ching Mindrusa, Gini Luntaya, Rus Cordova, Fele Liderman, Marilis Amanyo, Noralio, Jimmy Gonzaga, Sinayda Cabico, Leticia Nick, Patricio, Lucia, Jessica, Lori Santos, Bin Palor, Vicky Sakuma, at Emeline Ibuna, Alejandro, Tita Go, Juday, Jenny Luntayo, gandang gabi, Alberto Lorenzo, Benita Sabang, Anibel Aliganga, Elenita Consibido, Alarnia Ayuste, Mama Ribit, Makadagat, dagat na. Gandang gabi sa inyo. Oh, Jocelyn, gandang gabi sa inyo. Kailen, Merjuntan, Jinchen, Florent Kaiso, Marian Villacorta, Bright Maria Nini, Odeline, Ma'am Emelita Pinida, magandang gabi ho sa inyo. Leticia, Bright Maria Venus Diaz, Nitfa, Jengju, Winnie Rosario, Nora Alijo, Marian Villacorta, Leito, Isabel Bulianos,
Lisa Maria, Tisir Bes, Nora Alejo, Romeo Cañete, Jasma Matrix, Merna Maura Gonzalez, Alina Biabuga, Wilfredo Risma, Filio Quizon, Ati Charelo, Anisuto, Ramon Hurtado, Venus Diaz, Gandang Gabi, Corazon Albache, Testio, Marian Villacorta, Pinay Farmers, David Beijing Almusera, Nay Morning Joe, Nay, Gandang Gabi Nay, Maria Peters, Lito, Belaine, Rense, gandang gabi sa inyo. Edeline, Marie Hamon, Loida, Rodolfo, Saravina, Lidel, Amor Grandes, Eduardo Galang, gandang gabi. Bati pa lang, ulam na ulam na. Good evening sa inyo, Kokosodo, Merche. Nagagalit na naman ang saw-saw suka, huli ang taya. Mababadrip na naman ang mga tambaloslas. Nagalit na galit sa bisdak Pilipinas. Mababadrip na naman ang mga bayarang, basahang, mga ubog na mga balager ni Marcos. Jong 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 jong. Two joints. Ah, narito na ho ang pag-uusapan natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Naku, naku, naku. Grabe, mainit ho itong pag-uusapan natin. Leslie Erlinda Villarin. Napaka-interesting ng pag-uusapan ho natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Marian, alam niyo ho ba? Hindi ho biro ito. Gusto niyo to? Gusto nila? Naku, gusto natin lahat ito. Yun natin, Jenny Arway, gandang gabi sa inyo. Chris Lumagdod, Barli Nero. Mga militar, pinapakikinggan kaya si Tatay Digong sa kanyang panawagan? Aba, nakloko na. BBM! Papatalsikin na ba ng mga militar sa pwesto sa pamamagitan ng Coup d'Etat? Tama ba yun? Kudita. At babalik na nga ba itong pamilyang ito sa Hawaii? Delight, huwag ka nang maligo. Hawaii 2.0, Mia Narua. Naku, matuloy na kaya? Katapusan na kaya ng mga tambaloslos, smugglers, kawatan, buwaya. Katapusan na kaya ng extraordinary expenses. 569, Jim Avrunda, gandang gabi ho sa inyo. Alam niyo po mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, dito sa iglesia ni Bisdak. Marami hong nagsasabi na ang kudita umano ay hindi umano maganda. At walang kudita na nagiging successful sa history ng Republika ng Pilipinas. Kahit balikan-balikan pa ang kudita ni Gringo Honasang, kudita ni Trililing, ay yung si Arp-Arp. Na sinabi ho ng mga didis, asong ulol. Yan po ang sinasabi nila, walang successful na kudita. Noon yun, iba ngayon. Pag-usapan ho natin yan. Marami ng bisis po itong Marcos administration na maraming nagtatawag, umuugong na isyong kudita. Kung hindi ho ako nagkakamali, ito ho ang pangatlong isyo na mayroong gustong magkudita under Marcos administration.
Alam niyo po mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, magdadalawang taon pa lang si Bibim. Subalit, nadapwat ay maagang nasaktan ang mga militar at maraming nagtatawag ng kudita. At ngayon, heto na naman. Heto na naman kayo. Palike muna. Heto na naman ang bangungot na kanilang gustong iwasan. Heto na naman ang tumusok, bumaon, kumurot sa kanilang mga damdamin na baka magaya sila sa kanilang ama. Ano nga ba ang damdamin ng mga militar ngayon sa Marcos administration? Bakit umuugong ang ganitong usapin ng kudita? Meko Roque, gandang gabi. Ako hoy, hindi na nasusurprise na mayroong ganitong mga balita. Pakinggan po natin ang balitang ito patungkol sa umuugong na kudita under Marcos administration. Pag sinabi mong kudita, papatalsikin ka. Animal, di ba nga umiinit ang puwit ng mga smuggler? Mga durugista? Mga kurakot? Talsik agad. Wala rin sa sas, gandang gabi sa inyo. Bye palay! Pakinggan nyo po ito. May mga nagbabalak daw na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong siniwalat kanina ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner sa kanyang talumpati sa Joint Change of Command at Chief of Office Ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City. Hindi pinangalanan ni Bronner ang mga nasa likod ng anyang destabilization plot laban kay Marcos. Pero mga dati umunong opisyal ng Armed Forces ang mga sangkot dito. Kasabay po niyan, hinikayat ni Bronner ang mga aktibong sundalo na huwag sumali sa anumang kudeta para patalsikin si Pangulong Marcos. Mm-hmm. Oh, ito yung balitang iyan ha. Sa Mindanao pa ina-announce ng AFP Chief of Staff. So legit na merong umuugong kudeta under Marcos administration sa mga panahong ito. Narito po ang talumpati ni Bronner. Pakinggan ho natin guys, himay-himay natin yung sinasabi niya, bakit nagkaganito na sila? Bakit magayata silang nagalit sa administrasyong ito? Ano nga ba yung pinagmula ng galit ho ng mga militare? Okay ha? Pakinggan po natin. Marami po tayong naririnig ngayon masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating pangulo. Mm-hmm. No, dahil sa maraming rason, may mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. Mm-hmm. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. At nakausap po yung iba sa akin. Okay. Legit ha? Merong gustong magkudita, patalsikin si BBM. Mga retired officer. Nakausapan niya yung iba. Jong, 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 jong! What? Jong, 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 jong! What? Gandang gabi, Barke. Legit, ha? Nakausap pa niya yung ibang gustong magkukudita. Ibig sabihin, itong mga retired Armed Forces of the Philippines, mga opisyal, ay naghihikayat na ho ngayon. Sumama kayo sa ipinaglalaban namin,
magkudita tayo kasi daming tambaluslos. Ay, sabi niya, nakausap niya. Hindi gabi po, Romeo Cañete. Sama-sama tayo dahil daming kurakot. Yung mga smugglers, nakaposisyon sa gobyerno. Okay. Tuloy natin. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please. Okay. Ang liwanag sa sinabi niya, sir, you have the right to do that dahil nasa demokrasyang bansa ho tayo. Tama ka dyan, sir. Nasa demokrasyang bansa ho tayo talaga. Kaya kahit anong gawin ng mga yan, gusto nilang magkudita, hindi nyo po mapipigilan yan. Dahil we are in the democracy country. Kaya kami, kagaya dito sa Bisdak Pilipinas, kahit anong sabihin namin dito, komentaryo publiko, patungkol ho sa nangyayari sa lipunan, entitled po kami sa sarili naming opinion. Dahil nasa demokrasyang bansa ho tayo. Okay, ito ha, karapatan daw ng mga militar na magsagawa ng kudita. But please, my please. O sige. Do not involve the active personnel of the armed forces. Mm-hmm. Okay. But please, hindi niya po pinapayagan, nakiusap siya, yung mga active personnel, huwag daw kayong sumali dito sa kudita. Nanawagan siya. Yung mga active, huwag. Mamaya, pag-usapan natin kung kaya ba niyang pigilan itong mga active personnel. Itong active na mga officer ng Armed Forces of the Philippines. Kasi nakiusap siya sige, kayo mga retired kayo, go ahead, magkudita kayo. Wala namang problema kasi nasa demokrasyang bansa tayo. Pero, pakiusap, yung mga active, huwag na kayong sumali. Ang tanong, kaya ba niyang pigilan? Yung mga hinanakit na damdamin ng mga yan, yung mga nasaktan na mga damdamin ng mga militar. Hindi lang ho mga militar ang nasasaktan ho ngayon. Lahat po tayong mga Pilipino. At hindi lang po mga militar ang nasasaktan ho ngayon. Lahat po ng uniform personnel. Lalo na po kapulisan. Sige nga. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, mm-hmm, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong, mm-hmm, movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Okay! Galing sa bibig niya, ha? Tingnan mo, ha? Galing sa bibig niya kanina, sinabi niya na manakausap niya yung iba, at maraming naghihikayat at nakiusap siya ngayon, huwag po kayong magpadala. The question is, hindi ba madadala kaya? Hindi ba madadala ang mga to? Look at our country now. Yang sabi nga ni Tatay Digong, yung mga militar, hindi yan tulog. Yung mga militar, pag napupuno yan, gagalaw yan. Yan ang sabi ni Digong. Ito, this is a legit news. Galing sa mga bibig ni Browner, na meron talagang nagkukudit, magkukudita. Meron talagang balak. Nakiusap lang, wag naman yung active. O, tuloy natin, legit ito guys ha. Nagkukumbinsi. Kumbaga, ngayon, nag-iipon ng puwersa. Ito guys ha, lumalabas o, nag-iipon ng puwersa itong mga magkukudita under Marcos administration. Ang nire-recruit nila ngayon, yung direksyon nila ngayon, ay yung mga active na. So, ibig sabihin, yung hindi pa active, yung mga retired, nagkaintindihan na sila. Iisa na ho yung nila, hukbo, sagwan ngayon. Iisa na po yung takbo ng isip nila at prinsipyo ngayon, nagkasundo na ho sila. So ang problema na nga lang ngayon, pumapasok na ho sila mismo sa yung mga active na mga militare. Nagre-recruit ho sila. Okay, sige ho. Once we find out that anyone who are active persons are involved in this, mm-hmm, we will act swiftly, mm-hmm, but judiciously. Mm-hmm. So na, huwag na natin na huwag na tayo mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Mm-hmm. Let's give our country a chance to move forward, to progress. Ayan ha, Ate Cherry, ito sa akin, kunbawa. Ito na tayo mga kabisdak.
bakit lumabas sa bibig yan ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff? Bakit nagkaganito na ngayon? Right timing ba ito? Tamang panahon ba ito na naglabas siya ng statement na ganyan? Kamakailan ha? Naalala nyo yung iniwan ni kasama ba yan sa nang iiwan kay Bibim doon sa airport na iniwan din ni Inday sila papunta po ng Saudi yung Marcos administration? Diba, pagkatapos magtalumpate tumalikod si Inday. Alam ko sila, kasama rin sila, tumalikod kay BBM. Iyon na kaya. Handang gabi, Yumiko. Ganito ha. Paano nga ba nag-umpisa ito? Alam nyo po, wag na natin bulagin ang mga sarili ho natin. Alam nyo na kung saan nag-umpisa ho ito. Bakit nagkaganito? Lumalakas lang ngayon sila, itong mga militar. Ito ho, balikan natin yung kwento. Kasi nga, akala kasi nila na walang ipinaglalaban itong mga militare. Wala pong ipinaglalaban itong mga taong ito. May prinsipyo po. Okay, may lalabas pa akong video, medyo malabo-labo lang ho yan, pero ang ano lang naman natin, yung audio. Audio, no? Pagkatapos ho ng suna ni BBM, mayroong mga kapulisan. Police ito ha, hindi pa militar. Mamaya, militar, ilalabas ko ha. Mayroong mga kapulisan, 2,000 kapulisan na nag-early retirement, nagsumiti ng early retirement. Kasi nga ho, ang mga to, takot po matatamaan ng panukala ng Marcos administration patungkol sa pensyon. Kaya ito, after suna ito, pakinggan po natin. 2,000 kapulisan ito, kapulisan pa ito ha. Pakinggan po natin. Itong sinasabing panukalang reforma na nakapaloob sa pensyon ng military at uniformed personnel. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dito kasi sa panukalang ito ay maapektuhan ang sweldo ng mga aktibong pulis dahil kakaltasan sila ng 5% to 12% sa kanilang sweldo para ito naman ang ipensyon sa kanila kapag sila ay nagretiro na. Mm-hmm. At ayaw ito ng ilang pulis kaya pinipili nila na magretiro na maaga upang hindi maabutan sakaling mais ang batas na ito. Mm-hmm. Sa ngayon kasi, Ella, walang kinakalta sa mga aktibong pulis para sa kanilang pensyon. Sa halip, ang gobyerno ang nagbibigay ng hanggang 90% ng kanilang sweldo kapag naka 36 years sila sa serbisyo at nakabase pa ang kwenta nito ng one rank higher. At kapag tumataas ang sweldo naman ng aktibong pulis, Ella, kasama ding tumataas ang pensyon ng mga retirees. Kaugnay ng usapin ang reforma ng pensyon ng military at uniformed personnel o yung tinatawag na MUP, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na umabot na sa ngayon sa 1,793 na PNP personnel ang nagsumite ng aplikasyon para sa optional retirement ngayong taon. Maaari din kasing lumiit ang pensyon ng mga retirees kapag naaprobahan na itong proposal na ito. Kaya naman maaari pang ani ang madagdagan ang mga nais na mag-retire hanggang sa katapusan ng taon. Sa ngayon ani yan, nagpapatuloy naman ang consultation sa mga pulis para malaman ang kanilang saloobin kaugnay ng reforma nitong pensyon para sa mga MUP. Bakit ko pinalabas ang videong iyan? Dahil ito ang alam ko na simula ho ng pagkakabwisit ng mga uniform personnel sa Marcos administration, yung pensyon. Oh. So ngayon, ayon sa balita, 2,000 ho yung nagsumiti na ng resignation. Sa kapulisan pa ito ha, hindi pa sinabi natin sa militar. So bago matapos ng taon, ano na ba ngayon, November, December, ay dadami pa daw ang magsumiti ng resignation. Magandang gabi ho sa inyo, kamuti mo to. Kasi nga, pag natamaan ho sila ng panukala ng Marcos administration, kawawa, kawawa po ang mga to. Gandang gabi po, Ma'am Selsatyo at Lily Dasa. Ito naman ho, sa militar. Kasi nga, maraming nagsasabi, yung mga kudita-kudita, walang nagsasuccessful yan. Walang successful sa history. Pero, pag tinignan mo po ang sitwasyon ngayon, kakaiba ho noon at ngayon. Hindi lang kasi mga militar ang nasasaktan ngayon eh.
kasama mga kapulisan. Hindi lang mga militar ang gustong ganyan, kundi kapulisan. Hindi lang kapulisan eh, kundi mga Pilipino. Nasasaktan na ngayon eh. Kaya ibuka nyo yung mata nyo. Pakinggan po natin ito. Nagpayag ng suportang maraming sundalo sa krusada ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa korupsyon sa... Okay, Yumiko, maraming salamat po sa pakulay. Yung krusada ni Benjamin Magalong, this is one of the reason na nakikita ko na nakakapag-trigger sa mga militar. Diba, nag-ano siya ng manifesto, marami pong nagpipirma. Dahil ang krusada ni Magalong, kalabanin ang korupsyon. Dahil nga ho, bakit sila kakaltasan sa pensyon, pero yung korupsyon ay hindi man lang masawata at hindi magawa ng paraan na sobra-sobra. Okay, tuloy natin. Oh. Gobyerno, sa kita po yan ang nakabang reforma sa pensyon ng mga uniform personnel. Nasa frontline na balitang yan, si Marilyn Mahigit 100 retirado at aktibong sundalo ang lumagda sa kumakalat na manifesto ng pagsuporta sa panawagan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na labanan ang korupsyon sa pamahalaan. Kabilang sa mga pumirma ang Medal of Valor awardee na si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Ang pagpapahayag ng suporta ng mga sundalo ay sa gitna ng isinusulong na reforma sa sistema ng pensyon ng mga military and uniformed personnel o MUP. Balak kaltasan ng hanggang 5% ang sahod ng mga sundalo dahil sa nakaamba umanong pagkaubos ng pondo ng gobyerno para sa kanilang pensyon. Nauna nang sinabi ni Magalong na isang dating general ng PNP na bukas naman sila sa mga posibleng pagbabago sa pension system. Pero sana raw unang sugpuin ang katiwalian sa pamahalaan at ang pork barrel ng mga mambabatas. Maliit na lang nga yung pension namin. Considering that what we have gone through in the past, na risking our lives, risking our family, you know, and willing pa rin kami in part to help national government, iniisip namin during our dialogue, eh alam naman natin kung anong nangyayari dyan sa mga mababatas natin, kung gaano kalaki naman ang kanilang mga pork barrel. Okay, militar! Yun pa rin yung ipinaglalaban nila, yung pensyon, at tinutukoy ni Magalong pork barrel ng mga kongresista. Na by this time, ito nga ho yung ikinagalit ni Marcolita dahil nga sabi ni Magalong, bakit sinasabi mo may pork barrel? Anong meron? Wala kaming pork barrel, di ba? Sabi ni Marcolita, wala kaming korupsyon. Pero nanindigan si Magalong na meron. Di ba tinitira si Magalong? Dahil nga, oo nga naman. Kami mga military ay nagbuwis buhay yung hanap buhay namin. Yung trabaho namin, 24 oras, minsan hindi pa ako natutulog. Yung mga militar natutulog lang sa puno, nauulanan, para bantayan po tayong mga Pilipino. Pero ito ginagago. Gustong bawasan pa ang mga sahod. Bakit ko pinalabas yan? Kasi nga maraming nagsasabi na wala daw kudita na nagiging successful. Pero may hugot kasi, may pinaglalaban itong mga militar na ito, na which is ito lang yung naisip ko na reason. Yan lang muna, no? Yung pensyon nila. Nung una, pensyon lang ha, yung pinag-uusapan natin. Ngayon, si Querubin, nakarecruit si Magalong! Sila ni Querubin, Medal of Valor. Oh? Sumuporta kay Magalong. Okay, ito. Ang pinaglalaban, korupsyon. Ang labanan, korupsyon. Ang isyo ay itong pensyon. O, pakinggan natin si Querubin. Tuloy lang natin. Well, just to tell people, si Colonel Querubin is a Medal of Valor awardee. At, maraming sinagal si Colonel Querubin sa front lines. Pero, Colonel, let me start off with this po. Pakikwento po paano nagsimula itong, o paano nabuo itong manifesto of support na pinirmahan ng marami-rami na mga general at colonel, both from the AP and the PNP. Tingnan mo ha, ito na yon. Bago ko ituloy si Querubin. Ay, balik naman! Okay, aki magandang gabi ho sa inyo. Marami
ang nakapirma na manifesto sa manifesto ni Magalong, ipinaglalaban ni Magalong, militar at kapulisan. Oh, ito kayo ngayon. Noon, Christian May Pastores, magandang gabi, militar lang. Ngayon iba, ibang usapan. Kapulisan at militar. Oh, pakinggan natin si Kirobin. Actually, sana pinakita nyo kanina, 107 ba? O 100? Nung as of last, 300 something. 370, I think. Mm-hmm. Nag-umpisa ito dun sa speech ni Mayor Benji Magalong sa PNP. Mm-hmm. Okay, tika lang mga kabisdag. Linawin natin ha. Kasi ho, kanina, ang sinasabi po ng News 5, 115 po yung exact numbers ng mga uniform personnel, mga military, ang pumirma po sa manifesto na sumuporta po dito kay Mayor Benjamin Magalong. Dahil ayon po dito kay Kirobin, umabot na ho sila sa 370 na military. Okay, tuloy po natin mga kabisdag. Kung saan nabanggit nga niya na may corrupt, talamak ang corruption sa sa nangyayari ngayon. And sang-ayon naman ako sa kanya tungkol dito kasi ever since naman very consistent kami, no? Like-minded people like Mayor and I, alam naman ninyo kung anong pinagdaanan namin noon. Yes, sir. Parehas kaming nakulong at maswerte siya kasi I was able to join the government again. Mm-hmm. Tayo naman we opted to look for another job. Okay. Sir, ugat din po nito syempre no yung sa speech nga ni Mayor Magalong, yun pong reforma na isinusulong ngayon sa Kamara at Senado sa pension system ng uniform personnel na iniilingan at inaayawan ho ng mga kasundaluhan, mga uniform personnel dahil mabigat ano. Gusto lang ho namin munang makuha, ano po ba ang palagay niyo dito? Kayo po ba ay agree kayo na dapat nang mag-contribute yung mga uniform personnel para sa kanilang pension? O hindi po? Alam po ninyo yung dati kasing kumbaga sa ano yung ato sa ano ko lang sa aking pananaw. Ayaw ko naman na makaltasan pa yung nasa active at saka yung pensioner kasi vested right na nila yan. At kaya naman dati tinaas yung pension o tinaas yung sweldo nila dahil nga sabi nga nila sa indexation na yan kung saan inilalagay nila yung pension at saka yung sweldo ng mga sundalo doon sa dapat maging competitive siya. Uh-huh. Sa inflation at saka yung consumer price index. Pero yan naman yung pinagbabasehan ng sinasabi nila na indexation na yan. Uh-huh. Ngayon, kung ibabawasan mo ngayon, kakaltasan po sila. Nandun pa naman din yung inflation, nandun pa rin naman yung hindi pa naman bumababa yung consumer price index na yan. Mm-hmm. So, sa akin, vested right na nila. And if i-insist nila ito, then ang sa akin siguro, yung nasa active, sa akin ha, dapat hindi na rin nilang gagalawin yan. Yung bagong entrance lang, kung 5% ang nasa sa isip nila, palagay ko hindi naman magre-reklamo yung mga yan. Okay. Ganito mga kabisak, disclaimer lang, baka iba ho yung interpretasyon ho ninyo ha. Disclaimer lang ha, yung pinapalabas ko pong video, si Kirobin, si Magalong, hindi po yan ha, hindi po tinutukoy, wala po tayong tinutukoy na sila po ang magkukudita. Sila po ang may planong kudita. Ipinalabas ko po yung mga video na yon dahil ayon po sa aking analisa at pagkaka... Kung tingin sa mga nangyayari ngayon, bakit may umuusbong na kudita? Dahil po patungkol sa pension system na ipinaglalaban ngayon ng PNP at ipinaglaban din po ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng advokasya ni Mayor Magalong na labanan ang korupsyon. Yan,
para malinaw ho tayo, ha, hindi po sila yung wala pong pangalan na ganun. Pero ito, yung sitwasyon na ito, pinapalabas ko lang para tayong mga Pilipino, bakit nga ba? Ano nga bang dahilan? Ang nakita ko pong dahilan, yun po, sa pension system, corruption, ipinaglalaban ni Magalong. At narinig nyo po yung sinabi ni Kirobin, pagmurahin nyo muna ang mga bilihin, yung inflation rate, pababain nyo po. So ibig sabihin, sila rin po mismo mga militar, may pakialam po sila sa pagmahal ng mga bilihin sa Pilipinas. Okay, so ngayon merong latest po. Biglang nabuhay iyong panawagan ni Magalong patungkol dyan sa korupsyon. Ito yung pinakalitis, actually na ipipliko na ito dito sa Bisdak Pilipinas. Ipliko uli para magkaroon ho tayo ng kumpletong impormasyon kung bakit nagkaganito. Again ha, kinukunik-kunik ko lang ho ang kwento na to para malaman ninyong lahat, lalo na po yung mga BBM supporters na hindi nagla-like. Palike ho kayo. Lalo po yung mga DDS na kagagising lang para malaman ninyo ang buong kwento na to. Bakit merong nagkaganito? Tuloy o. Right now, we have about 158 mayors that have signed on good governance advocacy. And we're just scratching the surface. We have about 1,600 mayors. That represents about only 10%. So you're going door to door, you're campaigning, you're lobbying for more people, for more mayors to sign on. Is that what you're doing right now? Yeah, we're doing parallel efforts. At the same time, we're doing our best to form a sectoral movement. Kasi ang plan namin is mayors for good governance, just a sector. Mm-mm. And then what we're doing is we're also convincing other sectors, business sector, the doctors, professionals, farmers, fishermen, transportation sectors to form their own good governance movement. And hopefully once we create that critical mass, we'll be able to come up with an overarching movement, and we might call it just a concept, a F4GG or Filipinos for Good Governance. Mayor, and now that we have this critical mass, yes. Mayor, how do you know who to approach to that have join your movement? Meron bang background check o paano kayo nagre-recruit? Good question. In fact, we're getting also a lot of feedbacks coming from other citizens that bakit ito tinanggap mo? Bakit tinanggap nyo? Yeah, you know, ang presumption natin dyan is, you know, there's a lot of good things about people. Yan ang presumption namin dyan eh. People change. And we just can simply turn them away. But now, we're working on a filtering process na rin para at least hindi kami maging deodorant lang. Mm-hmm. Alright. So, sino okay. Bago natin patuloy ha, tandaan nyo po yung ginawa ni Magalong. Una, naghikayat siya ng mga militar, kapulisan, na perma kayo sa manifesto. Ito yung ipinaglalaban ko na labanan natin yung korupsyon, labanan natin yung gusto nilang panukala na pension system sa atin. Ito naman, pangalawa ito. Sino lang gumawa? Si Magalong din. Anong sabi ni Magalong? Ipinagpatuloy niya ngayon yung kanyang advocacy laban sa korupsyon at mga local official po yung kanyang kinukuha sa kanyang movement. Ang purpose nito ay labanan ang korupsyon, good governance. So sa lokal, merong panibagong movement si Magalong. Tingnan mo ha, may movement siya sa militar, may movement rin po siya dito sa mga local official na mga mayors. Mayors League. Disclaimer lang, wala akong sinabi, may isa si Magalong sa mga ganyang kudita-kudita. Pinalabas ko ito para mahimahimay natin ano nga ba, bakit nagkaganito ang mga militar. Merong lumalabas na isyo na kudita. Tuloy natin o. Yo, who doesn't want to sign on? Tell us. Marami. Marami. Hindi ko na siguro babanggit. Why maraming not? Maraming hesitant. What are the reasons? For some reason, probably they're not comfortable, giving up their special perks and privileges. Mm. Or they're not yet sold out, probably, with the concept of good governance. Mm-hmm. Or probably a lot of them are not yet aware that
there's this good governance movement. Well, we're gaining traction. So that's the big difference. And besides, probably as a lot of our mayors now have that moral ascendancy to lead the campaign. Second is we're aggressive, we're persistent, and we're gaining, as I've said, we're gaining traction, and we're getting a lot of attention from big business groups and associations. We're getting a lot of support. Okay. Meron ng faction, meron ng nagsusuporta, mga negosyante sa kanilang movement na ginagawa, anti-corruption movement. Ha? Ito po, tuloy natin. Work from CSOs, civil society organizations. What exactly are you having them give up here? Alam mo, we can only briefly describe it as acronym ng MAP. MAP means masarap ang pera. Alam mo, sometimes we have very idealistic political leaders. Nako, masarap po talaga ang pera, Mayor Magalong. Lalo na ho dyan sa Kongreso, extra, extra ordinary expenses. Nako. Sa mga Pilipino, Mayor Magalong, extra rice lang. Hirap na nga ho ngayon, yung extra rice, ang mahal na. Sila ang sarap ng pira. Lasang ano, lasang imbornal. Malat, Mayor Magalong. When they start, assuming their positions, they have all this idealism. Pero pag natekman na nila yung mga special perks and privileges, especially the money that goes with it, meron ng porsyento nila, percentage sa mga projects, which is now up to 25%, up to 40%. Sabi nga ng isang former congressman dati 10% na kami. Eh, umabot na ng 25 to 40%. Hindi pa sila nagsawa niyan. Sila na rin yung contractor, sila pa yung supplier. Okay. So, makikita mo talaga na, sabi ko nga sa inyo, it's something pervasive, and are we not going to speak up? Tatahimik na lang tayo. And that's the reason why we formed this Mayors for Good Governance, para meron magsalita. Kailangan harapin na natin. Head on, talagang kailangan i-resolve natin yung ito, i-solve natin yung problema na ito. Napakalagi sa clear and present danger. In fact, we consider it as a threat to national security. So that's the bottom line. That's the money is what they don't want to give up, is what you're saying. There's a saying, proverbial saying that man's desire is insatiable. Pagdating na nito yung naabot na ninyo itong certain level na ito, gusto pa niya, sampasan uli. Walang katapusan na greed. Ayan, narinig nyo, kailangan lumaban ho sila. Grupo ni Mayor Magalong, at dapat mag-ingay na. Nako naman. Mga Pilipino, gumising ho kayo. Iyon ay pinaglalaban ng mga militar at PNP. No? Linawin natin. Pinaglalaban ng PNP at militar ay patungkol po sa pensyon nila at korupsyon. Sa kanila yun, sa kanila ha. Sa kanila pa. So ngayon ito kay Tatay Digong. Diba kaya nagkatugma na nga ho ngayon ang ipinaglalaban si Digong at iyong si Magalong? Mga militar ngayon na gustong magkudita under the junior? Baka nga ho, pag nag-abot-abot ang kanilang prinsipyo, anong mangyayari sa Team Tambaluslos? Kung mag-abot-abot ang gusto nilang mangyayari sa Pilipinas, anong mangyayari kay Jong 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 Jong? Jong 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 Jong! Okay ha, nakinig kaya, nagkaroon kaya ng lakas ng loob itong mga military dahil sa pag-iingay ni Tatay Digong? Naku naman! di ba kaya ay pinapakinggan nila yung panawagan ni Pangulong Duterte na mag-ingay tayo? Patay ka diha! Mag-ingay tayo! Narito ho ang video ha. Ipiplik ko po yung video para ikunik-kunik natin nang magkalaman na. Sa
Saan ba tatay diksyon? Okay. Gikan sa masa para sa masa. Ito yung unang video na nanawagan si Tatay Digong sa militar na mag-ingay tayo, hindi lang sa mga militar, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Mag-ingay, ayon po kay Tatay Digong. Ipiplik ko ito para makunik natin ng todo ito. Okay ito, medyo malabo lang pero maayos ang audio. Tangina, kayo ang maraming pinaka. Mm-hmm. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm-hmm. You will find out it's Congress. Mm-hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in. This Romualdez speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Mag-hingi ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, mag okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipino. Yan, Mayor. Tama. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. But the office of the president, how much are you spending? Pero para wala ng ano, make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours, kayong taga-COA. I'm asking the president. Make it public because this is my country. You do not keep secrets about what is happening to my country because this is my country. And I will make, sabi ko, lahat ng sa itong COA, ito yung armed forces kung tinitira ninyo, kine-question ninyo kung ano-ano-ano. Kayo, yung police, ganun rin. So ganun ang sabihin ninyo, corrupt ang police, you're better than the police. The fact that you hide something there, it is by itself a corrupt practice. Make it public now. Or I will ask every Filipino, be he a farmer, an accountant, a teacher, soldier, police,
mag-iingay tayo. If you will not join me, so be it. I will do it alone. I have the kingdom of Jesus Christ backing me up. Okay. Ayan ho yung unang sigaw ni Tatay Digong. Direkta ho sa Marcos administration. Direkta ho kay BBM. Na i-audit kayong lahat. Kasama ho ang Office of the President. Kuha kayong mga kongresista. Ang panawagan din niya, panawagan direkta sa maraming Pilipino, panawagan sa mga kapulisan at mga militar na mag-ingay tayo. Kinukunik-kunik ko lang ang kwento. Ito ang ipinaglalaban ni Tatay Digong. I-audit ang Kongreso, kuha kasama ho ang Office of the President. At iba ang ipinaglalaban ng mga militar. Pero ang panawagan ni Digong, mag-ingay tayo kasama ang mga militar, direct to the military officers and PNP. Ang tanong, narinig kaya ng mga militar si Digong? Sumaludo kaya ito? Paniwalaan kaya nila si Digong? Kasi nga ho, meron ang umuugong na kudita. So ngayon, yan yung pinakauna. Naku, nasundan pa. Hoy, palaik mga tambaloslos! Jong, 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 jong! Mag-ingay tayo! Ayan, sinabi ni Tatay Digong, ha? I-audit ka, Junior! What? I-audit ka, jong, 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 jong! What? Yung mga smugglers na nakapwesto na! What? I-audit na yan! Diba kaya, nagkaroon ng lakas ng loob itong mga retired Armed Forces of the Philippines, mga PNP, dahil nga po may pinaglalaban na rin si Tatay Digong ngayon at hindi lang sila. Kung baga hindi na ho kami nag-iisa dito eh. Ito na ho, kasama na po namin yung former president na 90%, 91% trust and approval rating. Ipinaglalaban namin, ipinaglalaban din kami. Dinubli yung sahod namin sa panahon ni Digong, pero sa panahon ng tambaloslos. Aba animal, gustong kawatin ang sahod namin. Ano? Narinig kaya? My sins? Aba, pakinggan nyo po. Yung pangalawang banat ni Tatay Digong, panawagan muli sa mga militar. Eto, pakinggan nyo. Hindi nila ang COA nag-resist. Then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Maricep, makita mo na yung Congress na kung paano nila pinagbibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Isa nulang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay? Paano ko kayo kinopkop, minahal? So this time, maghingi ako na itong, huwag tayong magsira ng gobyerno. Until then, hindi at kudita. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. Okay ha, disclaimer lang ha, pinapalabas ko po yung statement ni Tatay Digong,
hindi para ikunik doon sa mga nanawagan ng kudeta. Pinalabas ko po ang video ni Tatay Digong dahil merong ipinaglalaban si Tatay Digong at nananawagan sa militar na suportahan siya na iudit ang Marcos administration. At ang sabi ni Tatay Digong, hindi naman daw siya manawagan ng kudeta. Ayaw niya ng gulo. Para magkaliwanagan tayo, kinukunik ko lang ho ito. At ang tanong, pinapakinggan kaya si Tatay Digong? Tuloy ho natin. I am not asking magporma kayo dyan sa ano. No? Mm-hmm. Walang pressure. Alam mo kasi, military pati police, walang opposition ngayon. Mm-hmm. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila. Nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka ba rin eh. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Mm-hmm. Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Kataka-taka, Mayo, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. You're right in what you're saying. Ngayon? Tahimik. Tahimik. Bakit? Komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista, pero hindi ako tatahimik. Correct. I am just a plain citizen of this country. Narinig nyo, ha? Nagtataka si Digong. Bakit wala pong oposisyon? Walang bumatikos kay BBM. Nasaan kayo mga tambaluslos? What? Dami na bang extraordinary expenses? What? Hindi siya komunista, pero hindi tatahimik. So ibig sabihin, continuous yung unang panawagan ni Tatay Digong hanggang ngayon na mag-iingay siya. Mag-iingay siya, mag-iingay tayo, panawagan sa militar, mag-iingay tayong lahat. Panawagan, i-audit ang Marcos administration. Tuloy, Tatay Diggs. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. Mm-hmm. I'm just asking the military to help me, pressure, COA, kaya hindi ko kaya na eh. Mm-hmm. Unless maybe I... Okay ha, ito guys ha. Noona, nabanggit din niya yung salitang kudita. Hindi ako magkukudita. Yung unang gigan sa masa para sa masa. So ngayon, nabanggitan naman niya, ayaw na magkukudita. Tulungan niyo lang ako. Ang panawagan sa mga militar. Okay, tuloy oh. Become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ko ng bibirahin. Diyan tayo mag-litsi-litsi na. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check? Okay. Let the military do it. Para walang... ang asahan mo dito, military. Okay. Palaging binabanggit niya, let the military do it. Ang asahan mo dito, mga military. Anong ibig sabihin nito, guys? Baka ho, nagkaroon na ng lakas itong mga militar because of mga statement ni Tatay Digong. Eh, sino ba naman ang hindi maniniwala at makikinig sa isang Duterte nang ipinaglalaban ang bayan? 91% trust and approval rating, dinubli yung mga sahod nila. Oh, tuloy Tatay Digs. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, hindi naman ito ano, it's not a coup d'etat, I do not like that.
pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan, kapatid kami dito interesado. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Mm-hmm. Sa karaming pera, tapos itong pension, I doubled your salary. Mm-hmm. Panahon ko, for the first time ever, panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong manalo na butuhan ninyo ako. No. Mm-hmm. It was a matter of principle kasi nakikita ko yung police ko na mayor ako. Mm. Nahirap, nahirap. No, mayor. Katira pa sa squatter ang iba. Wala ng pagkain sa kaliit ng sweldo. So I doubled it. Mm. Ngayon kayo, yan sa Congress, or whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dahan-dahan, you have to contribute. Mm-hmm. Kunin doon sa pension. Sweldo ninyo na dinublik. Dinublik ko na nga eh. Ngayon kunin, kukunin pa sa inyo. Dinayang, hindi ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Do what is demanded of you by law, by the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. Okay. Oh, ito mga kabisdak, nung una, ang sinisigaw ni Magalong, sinisigaw nila ni Kirubin ay yung pensyon. No, yun yung unang sinisigaw nila. Bakit yung pensyon namin? Eh, bakit ganito ang gagawin ninyo sa amin? Yun yung una. Corruption. Pork barrel, yun yung sinisigaw ni Magalong. Ngayon, si Tatay Digong, nagbigay ng statement. Yung unang sabi, mag-ingay tayo, i-audit ang mga tambaluslos. No? Nananawagan sa mga militar. Ang alawa, ito na ngayon, aba, kumunik. Mukhang nagkasundo. Nagkasundo si Digong at ang mga militare at mga kapulisan. Pero, yung ipinaglalaban ni Digong na i-audit itong mga tambaluslos kasamang presidente, tuloy yun. Pero, naiba. Iba lang ngayon dahil, aba, binalikan na ni Digong at umuuyo na si Digong sa ipinaglalaban ni Magalong, Kirubin, mga army, mga militar at pulisan patungkol sa pensyon. I doubled your money. Tapos gaganituhin kayo ngayon ng gobyernong ito. Patay ka niya. Okay. Nagagaling, salitang gudita, nabanggit ni Tatay Digong, nakamaraming disis na. So ito yung latest. Ito ho yung latest. Pakinggan ho natin. Ito yung last na gikan sa masa para sa masa na pinaluapan uli ni Tatay Digong yung kanyang panawagan patungkol ho dito. O ito. Just to make an impact which is really pure hypocrisy. Tapos makikita mo yung mga nationalistic kunwari, they pretend to impose on the people a set of values and principles. Hindi naman nila ginagamit. They do not practice it, they do not adopt it, they are just mouthing it, but they are kasali doon. Kung ilabas mo yung sa Congress, makikita mo talaga kung sino ang Pilipino. Malaman mo na walang Pilipino dyan. Ayaw ko kung anong tribo nila. Oh, wala Pilipino. Kaya yan. Wala daw Pilipino sa Kongreso. Ano meron na tayo digaw? Mga American crocodile?
Anong tribo kayo? Tribo ng mga tambaloslos? Ito ba na, Tatay Tiggs? The way to know the truth is to make public the information which is mandated by the Constitution to be given to a citizen who wants to know where sana yung pera ko. Where are the taxes? Kaya kung hindi ko alam na ano, wag na tayo magbayad ng tax. Mm-hmm. Ako, I suggest, kung hindi ibigay yan, you follow me, I will not pay my taxes anymore. Ayan o ha! Naibang naman, nadagdagan naman yung pakikipaglaban ni Tatay Digong. Ulitin ko, kinukunik-kunik lang natin ang sitwasyon. Dahil nga umuugong yung kudita. Nadagdagan ha. Nung una, magingay tayo, open the book, nagingay sa kakapulisan, i-audit ang presidente, tambaloslos, kongreso. Pangalawa, ganun pa rin ang panawagan, tapos, sinuportahan ni Tatay Digong inungkat yung pension system at yung dinoble ni Tatay Digong ang sahod nila. O ito ngayon, bago. Anong sabi ni Tatay Digong? Kung hindi ninyo buksan ang libro ninyo, hindi kayo i-audit. Manawagan ako sa maraming Pilipino na huwag kayong magbayad ng tax. Gawin natin, sundin nyo ako. You follow me. Ah. Na iba, nadagdagan ang sakit ng ulo ng Marcos administration. Ay, palaik naman! Doloy, Tatay Diggs! Pero wala naman akong negosyo. Huwag na kayo magbayad. Mm-hmm. Palamin mo muna kung saan mo ginastos yung pera ko at magbayad ako. Mm. Pero kung bulahin mo lang ako year in, year out, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa pera natin. Hindi ako magbayad ng ano. Hindi naman tayo mag-revolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes. Okay! Hindi tayo mag-revolution, pero ang panawagan ko lang sa mga Pilipino, huwag po kayong magbayad ng tax. Alam nyo po, matinding panawagan yan. Hindi mag-revolution, pwedeng reverse psychology. Depende na lang kung paano po magre-response ang mga Pilipino sa sinasabi ni Tatay Digong. Naku, lalo na po mga militar ngayon. Ang init. Tuloy, Tatay Diggs. Until Congress makes it public. Masama dyan. Ayaw tayo na bilyo, no? Huwag na kayo mag-file ng taxes. Mm-hmm. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o shortchange kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, ang yung 50 kinurakot ninyo, kalukuhan yan. Hindi ako magbayad ng taxes na yan, kung ganun. Ganun lang. Huwag kayo magbayad ng taxes. Sabi mo lang sa BIR, hayaan mo ang korte mag-demanda tayo lahat. Kung ilang milyon tayo hindi magbayad. Baski ba 50 million Filipinos hindi magbayad ng taxes, hindi na kaya ng korte yan, hindi kaya ng prosecutor yan, i-prosecute kayo. For what? And besides, it's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books so that we will know.
Ayan, tumitindi po. Ito yung last na gikan sa masa para sa masa. Palakpakan nun natin si Tatay Digong. Dito na kaya nagkaroon ng lakas ng loob itong mga militare. At nanindigan ho yan si Tatay Digong na kailangan i-audit ho kayo. Ito o. Oh. You are telling the truth, then let us open the book of accounts. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. You are telling the truth, then let us. Okay yan mga kabisdak. Hawaii 2.0 na ba? At this point mga kabisdak, mukhang nagkasundo ho ang mga military ngayon. At mukha lang ha. Ito malaya naman tayo eh. Demokrasya, sabi ni Tatay Digong. Mukhang lumalakas yung loob nila. At nag-abot yung kanilang prinsipyo. Prinsipyo ni Tatay Digong, prinsipyo ng mga yan. Ano nga ba ang ipinaglalaban nila? Iba-iba ho ang ano, iba-iba ho yung ipinaglalaban, pero pag pinagsama, isa lang yun. Ano ba? Corruption. Ang ipinaglalaban ho nila ngayon, corruption. Yan po ang tunay. Yan po ang totoo. Isa lang. Iba lang iba lang ang atake. Alam niyo po, sabi kasi nila eh, walang kudeta na ano, nagiging successful. Oh, wala naman talaga sa history. Kaso nga ho, Ma'am Jean Saturn, magandang gabi ho sa inyo. Iba ho ngayon eh. May ipinaglalaban pare-pareho. At yung involved dito, hindi lang po mga militar eh. Hindi lang mga kapulisan. Kundi lahat ng maraming Pilipino. Eh kung ang mga Pilipino tulog pa rin, mga ordinaryong Pilipino, hindi pa rin nila naintindihan kung ano nangyayari sa Pilipinas, pero ibahin nyo naman siguro ang prinsipyo ng mga militar. Ulit, si Digong, Kirubin, Magalong. Hindi ko po yan sinabi na sila ay may kinalaman sa nangyayaring issue, bulong-bulungan na kudita. Pinalabas ko po ang video na yan for information ng bawat Pilipino at ang pagtingin ko ho na mukhang ito rin yung pinaglalaban ng mga taong gustong magkudita. Corruption pa rin. Same sa ipinaglalaban ni Kirubin, Magalong at ipinaglalaban ni Tatay Digong. Same sa ipinaglalaban naming mga political blogger. Nagalit kami sa inyo! Galit po kami sa corruption. Galit po kami sa mga tambaluslos. Galit po kami sa mga buwaya na kumukurako to the left, kumukurako to the right ng kwarta. Ng kwarta. Ngaga ha. Welcome back to Hawaii kaya? Ano sa tingin ninyo? Bahala na po kayo mag-isip. Ginawa ko na ho yung party ko sa Bisdak Pilipinas. Kaya parang awa nyo na, mag-like kayo. Prinsipyo, laban sa prinsipyo. Ipinaglalaban, laban sa may pinaglalaban. Magtugma kaya ang mga pangyayaring ito. Kasi nga ho, galing na po yan sa militar. Lumabas po sa AFP Chief of Staff. Mismo sa bibig nila na mayroong mga retired militar na gumagawa ho na ngayon ng panawagan, nagre-recruit, nag-encourage magkudita against
Marcos administration. Jong 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 jong. Sabi ni Ma Marilyn Money, Jong Jong is falling down. Saya na lang po tayo na pearly shell. From the ocean. Shining out of the sun. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Oh, iya ka na ba? Eh, pag kayo kasi, binuksan nyo po talagang kung ano nangyayari sa bayan, aba, baka masabi nyo, tara, sayaw tayo ng tiny bubbles. Balik na natin sila sa Hawaii. Oh, maraming salamat po sa pagbisita sa Bisnag Pilipinas. Sabi ni Jack July, patriotic, loyal leader, DJ Bantag, the best resolution to stop drugs and corruption. Ay ni Bubbles. Yari na si Jung 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 Jung. Sabi ni Joe, hindi raw sa Hawaii, sa Singapore na daw kasi may F1 racing. Alam bang ipan sa Hawaii? Wala, wala. Ah, Singapore. Maria Wasawa, bagong mukha, murag, no? Oh, bayran gahe. Maria Jesus, kasama si Tambaloslos papunta. Kasama talaga sila dyan. Oh, bahala kayo kung maiwan kayo dito. At ang sabi kasi ni Brunner, maawa daw, maawa, sabi kasi niya kanina, maawa daw kayo kasi sa bayan. Yung mga nag-iisip ng kudita, maawa daw kayo sa bayan. No? Aba ho, baka ho po pwedeng ang panawagan natin, baka pwedeng ang maawa sa bayan, yung mga nasa gobyerno, mga buhaya. Sir, doon ka manawagan na kayong mga tambaluslos kayo, tumigil na kayo sa pagnanakaw ng kaba ng bayan. Maawa po kayo sa bayan. Kasi yung mga nakapwesto, hindi po dapat yung kaawaan mga tambaluslos yan. Lilimasin ang kaba ng bayan? Sino ang kawawa? Sige nga. Tanong ko sa inyo. Sino ang kawawa ngayon? Di ba ho ang bayan? Inuubos na ho nila yung pira ngayon eh. Yan ang totoo. Mga kurakot. Buta, 75 billion, nasa na yun? Doon sa Marlica Investment Scam. Hindi pa may balik-balik sa DBP at Land Bank. Suspendido ang Marlica. Nasa na yung pira? Yung 20 billion sa PhilHealth, nasa na yun? Na hindi malaman-laman ng Department of Health, saan dinala ng PhilHealth? Sabi, binayad sa ospital. Sabi ng ospital, wala ho. Oh, di ba ho, kawawa ang bayan? Kawawa ang bayan. Oh, di ba ho, kawawa tayong lahat ngayon pag magpatuloy ang mga ganitong nangyayari sa bayan natin. Walang haba sa pagtaas ng mga bilihin. Kahirapan. Di ba kawawa tayo? Dahil maraming mga buaya sa bayan. Wala na nga hong oposisyon. Sabi ni Tatay Digong, sino bang lalaban ngayon? Ano bang nangyayari sa demokrasya? Bakit ang tahimik ng mga komunista? Yung dating maingay sa panahon niya, bakit ang tahimik? Anong nangyayari? Kasama na rin ba sila? Mga buaya na rin ba? Ah, totoo naman, mga buaya. Sabi ni Maria de Jesus, dapat huwag sila palisin, punta iba, ikulong sila at ibalik ang ninakaw. Naku, ang problema nga ho eh. Eh, yung ninakaw nung una, wala pa pong nabalik. Ah, di ba totoo? Sinabi ni Tatay Digong. Ah, ito. Di ba Tatay Digs? Ni minsan, wala pa yung narinig na mag-Marcos ako. Ba't kung magnakaw uli, bahala kayo. Ni minsan, wala. Yung mga nangyayaring pagnanakaw noon, wala pang naibalik. Romantic, nagmura na.
Nagmura sa mga kawatan. Papuntahin na yan sa Tulay Bisdak. Tulay ng ano? Papuntang impyerno. So anyway, yan lang naman po ang pinag-uusapan natin sa araw ng Sabado. At sa mga hindi pa po nag-like, pa-like naman. At sana nakakuha ko kayo ng impormasyon na maayos kung bakit nagkaganito ang mga militar merong umuusbong na kudita na gusto ng patalsikin ang Marcos administration. Gusto nang ibalik sa Hawaii? At kayo na ho bahala, maghimay-himay lahat dahil ako, iyon ang tingin ko. Nahugot ng mga sinasabi ni Browner na magkukudita. Dagang salamat o magandang gabi ho sa inyo, Braveheart. Ah, bago po tayo magwakas, eto, para sa mga ikukudita! Pasok! Isa ka bang kurakot? Okay lang yan. Focus ka lang. Huwag na huwag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. Limal ka. Huwag kang mag-focus sa project. Dapat sa budget. Huwag na huwag kang mahihiya sa mga taong inanakawan mo. Kapalan mo pa mukha mo. Huwag kang makonsensya. Sige ka, minus point yan sa impyerno. Galingan mo pa. Hanggat may naibubulsa ka, ibulsa mo. Huwag ka nang mahiya. Wala ka nun, nyeta ka. At kapag nakuha mo na lahat ng budget, ikain mo. Ipang travel. Ipambili mo ng bahay at lupa. Para makita mo yung katas ng nakurakot mo. Tapos picturean mo at i-flex mo sa Facebook. I-caption mo, feeling blessed. Thank you, Papa Satanas. Huwag kay Lord ha. Baka bigla kang tamaan ng kidlat. Pumanaw ka. Sayang naman yung mga nakurakot mo. Kaya galingan mo pa. Bahala nang maghirap ang marami basta meron kang sports car. Mangotong, magnakaw, mandaya, lahat yan gawin mo. At pag nagawa mo yan, sigurado, si Satanas ang number one fan mo. Pagdating mo sa impyerno, sigurado rin, habang nasusunog ka, nagpapa-autograph yung mga alagad ni Satanas na demonyo. Ay, din ka nila eh. O, diba? Aray kanyar! Kailan kaya matamaan yung mga gustong ikudita? Open the book! Nako, galit na sila. Anyway, maraming salamat po sa pagtambay sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Just Mama Trixie, Ma'am Merlin Palermo, Noranyan Tolido, Emelita Pinida, Ilagigan, Shirley Sakpopo, Ma'am Proserpina Veracruz, Rinsid, Jessie Lacuata, Gigi Kojima, Sweetie Ace, Ma'am Maribig Garciano, Alice 27, Sniper, Naipel, Snell, Need Passion, Arge, Robert Perater, Ate Linda, Ramblines, Cherry Tusake, at Yumiko. Maraming salamat po sa inyong papakulay. Ay, kanina ho, wala ho tayong live kasi nga ginampanan ko yung pagiging tatay ko kaninang alauna. So magiging ano ho tayo, Monday, Friday lang po yung afternoon edition. Pag Sabado ho ay evening edition lang ho tayo. At maraming salamat ho sa mga hindi pa nagka-subscribe. Baka ho pwedeng pa-subscribe. At ay, happy birthday muli advance kay Ate Linda. Happy birthday po, Ate Linda. Bukas ho, birthday niya. Dagang salamat, Visayas, Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat po ng mga OFW sa anumang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Ma'am Maribig Garciano, maraming salamat sa ano, pahabol na pakulay. Maraming salamat, Ma'am Maribig Garciano. Hoy, bukas! Wala ho tayong live bukas, ha? Deo po tayo bukas, mga kabisdak. See you po on Monday, alauna ng hapon, Pilipinas time. Thank you so much sa mga nagtatambay. At maraming salamat po yung mga nag-correct, retired, no? Retired in the resignation. Yung 2,000 na mga kapulisan na nagsumite ng early retirement. No? Early retirement.
Ay, gandang gabi po, Joseph Sigis, Basili Patruno, magandang gabi ho sa inyo. Jen, gandang gabi ho, maraming salamat. Andy Gira, magandang gabi ho sa inyo. Jen Valdez, magandang gabi. Eledy Guzman, Monet Inigo, Carlo, Cheren Fais, Nabisyahib, magandang gabi sa inyo, Cheren Silistral. Carmelita Yamada, magandang gabi. Happy weekend to all. Bukas o ID of ng Misdak Pilipinas. Derobi, TC Robis, magandang gabi sa inyo. Shout out po sa Alpha Beta Archidians. Sabi ni Carlo from Carlo Kalingasyon. John Amiskwa, gandang gabi sa inyo. Gina Osami, magandang gabi ho dyan. Sarya. Delight, magandang gabi sa inyo. Beat Matudan, magandang gabi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, oh, pwede pa subscribe. Mga Duterte diehard supporters, pa-subscribe ho kayo. Dagang salamat sa lahat ng mga Iskunyans. Maraming salamat ho sa inyo, Duterte diehard supporters, BBM supporters, na mga matitino, and Bantag supporters. Paggalit ka sa druga, magbantag ka! Hashtag Litsaralid. Uy, Tatay Digong! Nako, si Tatay Digong ho pala kanina na i-content ko naman ay nadulas sa kanyang bahay at aksidenteng nadulas si Tatay Digong kanina, pero okay naman ho yung kanyang kalagayan at nakipag-picture-picture pa ho to si Tatay Digong. Nasaan ba yun? Eh, sa ospital. Ayan. Maraming salamat, Kuya Bunggo, sa pagdala nyo ho kay Tatay Digong dyan sa Davao Doctors Hospitals. Pero maayos naman ho ang kalagayan ni Tatay Digong. Oh, gandang gabi po sa inyong lahat. Bisda ko, magandang gabi po. Liz Mara, magandang gabi. Tatay Digong, pagaling ka. At alam mo naman, mahal ka ng maraming Pilipino hanggang ngayon. Dagang salamat. Bisdak Pilipinas! God first! Maraming salamat po, Duterte! Hashtag Litsaralin. Hoy, palike bago po umalis. Naku, tapos na ang Jung! Bye-bye! Maraming salamat! Good night! Happy weekend! See you po on Monday! Good night!